Hello, kumusta kayo? So, balik tayo sa mga tutorial. Pops, no? Ngayon, yung bagay ko is ito. Cylinder head ng RS-150. So, yung problema niya is maingay. So, ano ba cause ng maingay? So, yun yung ibabahagi ko ngayon. Bali, yung head po na to is pinapaayo sa akin. Yung problema niya nga is maingay kahit yung clearance ng shim is maliit. Bali pag sinukat nila ba okay yung clearance kasi nga dinidiin nila to, pero yung problema is wala sa shims niya. Yung problema ito, cam holder. Nangyari ito, nag wear out ba? Yan, kikita nyo, no? So kinain siya ng mas unang na wear out ito kisa dito sa shop ng cam shop. So yung resulta is yung cam shop kalog siya sa lalagyan, may play. Itong isa medyo okay lang, pero ito kinain. So, ipapakita ko, ha. Yun ba? Yan o, nakikita nyo. So, may malaking ilaw, no? Sa pagitan ng cam holder at saka ng cam shaft. Shaft ng cam shaft. Tapos, itong isa naman. So, meron siya pero kaunti. May ilaw pero kaunti. Tapos itong isa malaki. So yun nga, yung nangyari is na wear out yung aluminum. Bali, kinain ba? Siguro hindi maganda yung brand oil na nalagay nila, or naubos ba yung oil. So ito yung nangyari, kinain to. So magkuko siya ng pag po malaki yung play ng camshaft dito. So magkuko siya ng ingay kasi nga yung clearance magiging malaki. May play, malaki yung play niya ba? Ano? So hindi siya maganda. Kahit anong shims clearance mo, kahit gaano kaliit yung shims clearance mo, pag malaki yung play ng camshaft, so maingay yan. Same din sa mga Raider 150 na cylinder head. Nagkakaroon din ng problema yung Raider 150, yung mga cam holder niya. Nagkakaroon din ng ganitong klaseng problema, pero hindi masyado malaki kung meron man. Kadalasan maliliit lang, pero meron ganong problema yung Raider 150 na head. So ito, RS-150 po ito. So ano ba ang mga pwede nyong gawin, mga paps? So panoorin nyo, no? Medyo mahirap to siya, pero so yung gagawin natin is ililiha to. Ito ba? Bali, maghahanap ka ng level na area ba? Tulad nito. Tapos kailangan mo rin ng liha. 120 na liha yung bago. Tapos yung gagawin nyo is ito nga, ililiha nyo siya. So ito yung mas malaki yung na wear out dito siya. So gagawin natin is ito yung ililiha natin. Bali, dito natin mas ididiin yung puwersa ba, kasi nga ito yung malaki yung kuha. Ito maliit lang. So pag ginagawa nyo to, mga paps, kailangan yung platform ba, yung area na kung saan kayo magliliha, kailangan level. Mas maganda kung merong salamin, pero ito tiles, pwede na to. So lihan natin, kailangan makuha natin yung
kailangan mawala yung malaking play ba. Kasi nga, siya yung nagkukos ng ingay. Kasi yung camshaft mo, yun ito yung camshaft, is naglalaro ba, umaangat siya pag umiikot. So, lihan natin. Kapag po ginagawa nyo ito, kung medyo maliit lang, kailangan is dandahan lang po din. Baka nga, baka naman sumubra. So, ganun, maglilihan na naman kayo dito pag sumubra. Pero ito, malaki talaga yung clearance nya, no? Mga halos 1 mm yung clearance ng cam holder ito. Sa camshaft. So, medyo matagal yung paglihan nito. Check natin. Baka naman sumubra. Ayan. Masyado siyang malaki, oh. Meron pa rin pero medyo kaunti na lang. So, lihan natin ulit. Yun. Yan o, para nawala na yung kwan. Butas ba? So yan, meron pa rin kaunti. So subukan nating lagyan ng bolt at saka dowel yung cam holder. Para mas ma check natin ang maayos ba kung umikot pa ba yung camshaft pag hinigpitan yung cam holder pag nilagyan na siya ng dowel at saka bolt. So kung iikot siya is okay. Pag hindi siya iikot is gagawin natin ito naman yung ililihan natin. Parang ganito ba, oh. Ganyan, oh. Liha. Tapos to cam holder. Yan yung ganun yung paraan ng paghasa ng cam holder sa camshaft niya. Sa daanan ng camshaft. Pero subukan muna natin. So ayaw na umikot ng mga camshaft, parang napasobra naman. So yun, oh, yung gagawin natin is ililihan naman yung pinapatungan ng camshaft. So ayaw niya na umikot, oh. Ayaw umikot ng camshaft. So matigas siya, diba? Matigas siya, ayaw umikot yung dalawa talaga. Sulihan natin yung cam holder.
So ito medyo matigas pa rin. At least umikot na yung exhaust ay intake. So yung exhaust naman ayaw pa rin. So yun, same process. Ganun lang din yung gagawin natin. Ililiha yung cam holder. So yung intake ko, umikot na siya. So ito pwedeng metal polish na lang para matanggal yung mga parang gas-gas niya ba. Ano, metal polish na lang yung ilalagay natin, tapos ikot-ikot yung camshaft. Medyo di siya madaling trabaho, no? At saka komplikado ba. Pero kung wala kang pyesa na pambili or wala pang pyesa na available na ganito, so ganito lang yung option niya ba. Ganitong paraan lang para magamit mo pa yung cylinder head ng RS150 mo o Raider 150 ba. So lagyan natin ng metal polish. Medyo matigas pa rin, kaya to lilihan lang natin. Di ko na lalagyan ng metal polish, diretsulihan na lang ako. So ito yung yan, no, parang yun yung marka ng camshaft. So yun yung dito na part yung ililihan natin. So ganun lang ba. Tapos ito naman, so nagawa ko na rin siyang ihasa, pero konti lang. So ito, ayos na siya. Medyo matagal yung ginawa kong pagliha. So ito yung importante, no? Kailangan din na umikot siya, oh. Tapos ngayon yung play niya, yung kanina, so wala na, oh. Meron pa yan kaunti, pero ayos na yan. Hindi naman talaga kailangan mawala yung ganyan, no? Yung parang ilaw ba, oh. Kasi nga merong oil na papasok dyan. Kasi pag pag binawasan ko pa yung ito cam holder, pag niliha ko pa, so sisikip na naman siya. So yan, ayos na yan. Ito naman, no, oh. Doan. Ito, no, yun. So yun, no. Ito hinasa ko. Tapos ito hinasa ko rin, pero medyo konti lang dito kasi konti lang man yung play ba. Medyo meron konti, pero yun nga, kailangan yung play. Hindi siya kailangan masikip, kailangan suabe lang. Tapos dito naman sa mga Raider 150 natin, mga pups. Ito Raider 150. So nagkakaroon din ng ganitong klaseng problema ba, tulad ng RS. Nagkakaroon din ang mga Raider natin. So pareho lang yung process niya. Ito cam holder, tapos ililiha mo rin. Tapos yun nga, check mo. Tapos pag maluwag pa rin yung camshaft, meron pa rin siyang play na angat baba yung play niya. So hasa mo na naman yung cam holder. So halos pareho lang kanina, same lang yung ginagawa. Pero yung RS, grabe, sobra yung play niya ba. Sa Raider 150 natin, medyo kung meron mang magkakaganon, merong mga problemang ganon, hindi ganon kalaki. Hindi katulad kanina ba dito sa RS 150, masyadong malaki yung play niya. Sa mga Raider is halos 0.5 lang. So sana makatulong tong video na to sa mga problema ng motor nyo, mga paps. Sana may tulong ang vlog na to.